Welcome to HNTV Baguio. Welcome, I got in a plant create lab. Hi mga kahardin, this is Hardinerang Nanay. Welcome to HNTV Baguio. So, for today, we're going to learn when to water your succulents. Kailan dapat diligan yung ating mga succulents at ano ang kahalagahan ng minimal watering sa ating mga succulents. Okay, I have some succulents here. So, by the way, my succulents are inside a greenhouse. Okay, so that is also another factor to consider when you water your succulents. Consider the location, pag outdoor yan o kaya sa loob ng greenhouse. Okay, pag tag-ulan, preferable na nasa loob sila ng greenhouse para limit natin yung water. Kasi alalahanin natin na overwatering is the number one killer of all plants. Okay, so pag summer, okay, nandun sila sa outdoor. Pero pag introduce natin sila sa outdoor na galing sa greenhouse, yung mga succulents natin, dahan-dahan natin, okay? So acclimate natin. So what I do is that, pag introduce ko sila ng full sun, cover it with the net. And then, yun, for a week, ganun. And then the next week, morning sun. And then the next day, longer exposure na. Okay? Next one. During summer, we can water our plants only once a week, early in the morning, every Sunday, for example, set on a schedule, so or sunrise. Okay? Kasi pag sa late afternoon natin sila didiligan o kaya gabi, we are inviting unwanted visitors like snails and slugs. Okay? Next one, tag-ulan, rainy season. Pag rainy season, if possible, nasa loob sila ng greenhouse. And the watering, every other week or twice a month lang yung diligan natin. Okay? Sa summer kasi, na-achieve natin yung mga makulay na mga succulents. Tama? Pero sa tag-ulan, na-achieve din natin yan. Basta, ang pagdilig natin ay every other week. Okay? Then, I have my black prince. Ngayon, tag-ulan, ganito siya. Naging negra talaga. And then, we have this. Ano yung isa? I have this. What's this na? Debbie. So, nagiging purple siya. Okay? Okay, na-achieve din naman natin. So, ito din. Kulang pa, pero malapit-lapit na ma-achieve natin ulit yung pagka-red niya. Okay? Parang summer lang din. Okay? And then, another one, kailan natin didiligan yung mga baby na succulents natin for your leaf propagations? Okay? Ang ginagawa ko kasi, ito, isang leaf, for example, this one, isang leaf, patong lang natin sa may lupa, sa paso, sa baba ng halaman. And then, hintayin natin silang mag-ugat for 2 weeks. Saka lang natin sila didiligan, okay? Parang ito. Lumabas na yung babies niya, lumabas na yung roots niya. This is the best time na didiligan natin sila. Okay? Isabay niyo lang din sa pagdilig ng mga halaman ninyo. Okay? Basta importante nagkaugat muna siya bago didiligan, okay? Or nagkaugat or nagka-babies muna. Yan o. Okay. And then the next one to consider. Pag bumibili kayo mga halaman from nursery or online na nakapaso, mag-repot kayo. Change the soil if possible. Add some pumice to make it soil or fast-draining soil.
Ganon. Ang gagawin natin, uproot, and then hugasan natin yung roots. Saka natin, air dry for 24 hours to 3 days. And then, itanim natin, replant natin. And then, water it after 2 weeks. Okay? I think so far, that's it. Ay, hindi pa. Meron pa pala yung mga bumibili ng online na uprooted na siya, air-dried na siya. Make sure that your seller air-dry it for 1 week to 2 weeks. Okay? Para siguradong mabubuhay yan. Don't worry, mabubuhay yan. Okay, pagdating sa inyo, replant ninyo with the good soil mix and then water it after a week or two. Okay? Don't worry. Sinasabi ko sa inyo, para siguradong mabubuhay yung mga halaman ninyo, gawin nyo yun. Okay? Para hindi sila ma-overwater. They can survive for a month without water. Okay? Okay, that's it. Thank you for watching. This is Hardinerang Nanay. Subscribe, comment, like for more gardening tips and vlogs. Thank you.